Kung alam niyo yung kantang yon, comment down below. What's up guys? This is Miljiel Magimot and it's been so long since I uploaded my second vlog. So for today's third vlog, I'll be doing a Shopee haul. So if you want to know what are the things that I bought on Shopee, just keep on watching. So yung mga items na binili ko sa Shopee ay less than 200 pesos lang. So, lahat ng ito ay affordable. Mahal to sa mga stores, pero sa Shopee, kailangan mo lang maging mapanuri talaga sa pamimili. Pero maganda rin yung mga quality ng mga nabili ko. Affordable talaga siya. So, for the first shop na binilhan ko is youngforever.ph. Ito siya. And ang binili ko doon is earphones and earphone jack. So, ito yung earphone jack. Ayan siya. Kinailangan ko to kasi for my recording. Para din diretso na yung audio ko sa phone ko. So, ito siya. Ayan. Ito yung earphone jack and ito yung sasaksak mo sa iPhone. Then, ito ay 49 pesos lang. Natakot ako bumili at first kasi baka hindi gumana. Pero nagana naman siya. Kailangan mo lang talagang maging mapanuri. So, next thing is your earphones. Ito. Ayan siya. May earphones na ako kaso pang ano lang, pang iPhone. So, ito siya yung jack niya. Siyempre, yung normal, yung typical lang na earphone jack. And ang price nito is 93 pesos lang. Wala pang 100. Nagana din, maganda rin yung quality. For the second shop is u8.ph. So, ang binili ko naman doon is case, phone case, and tempered glass. So, yung sa case, ito siya. Silicone case. Kalimitan dito is yung walang cover dito. Yung butas talaga yung dito. Meron na akong ganon, color blue siya. So, gusto ko rin kasi matry yung may cover. Kasi maganda yung quality nitong gantong case. So, bumili ako. So, ito ay 109 pesos only. So, kung bibili kayo sa mga stores or bazaars, siguro mga 150 to or 200 plus. Then, yung next na binili ko nga sa shop na to is tempered glass. So, hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nga nakakabit na siya sa phone ko. Ang dami ko na nabasa ng tempered glass. So, ako na yung nagkabit nung tempered na binili ko sa Shopee. Doon sa shop na yun, maraming case. As in, affordable talaga. And magaganda rin yung quality kasi 2 times na ako nakabili doon. So, maganda talaga yung quality. And for the third shop na binilhan ko naman is frt_bestone.ph. So, ang binili ko doon is, syempre, Drew House stickers. Fan kasi ako ni Justin Bieber. So, as in, fan na fan talaga ako. So, nakita ko yung stickers ng Drew, kaya napabili ako. So, ito, ayan siya, 50 pieces. And ito ay 119 pesos. So, yung iba, nakabit ko na sa laptop ko. And papakita ko sa inyo. So, ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ang cute, di ba? So, fan talaga ako ni Justin Bieber. So, papatusin ko talaga tong stickers na to. Naghahanap ako ng mapaglalagyan. Kaya, ayan, may marami pang natira. So, papakita ko rin sa inyo yung ibang stickers. Ayan.
So, ito siya. Tada! Ay, nahulog. So, ito siya. Ayan, ganyan. Basta lahat-lahat ng stickers, my name na Drew. So, kung hindi nyo alam kung bakit Drew, yung pangalan ng merch niya, kasi nga, ang pangalan niya is Justin Drew Bieber. So, ayun. Fan ako ni Bieber since 10 years old ako. And yung iba sa inyo, siguro nakita na yung kwarto ko, yung background ng kwarto ko, puro si Justin Bieber. And yung cabinet ko, may Justin Bieber din. Marami kayong makikita Justin Bieber dito sa bahay. Kaso ngayon, tinanggal na yung mga posters ko dito sa kwarto. Kasi dito sa kwarto, nandito kami lahat. Kasi nga, ito lang yung kwarto namin na may aircon. So, binabala sila, kaya hindi pa sila humihiwalay. Pero dati mag-isa lang ako dito, kaya tad-tad to ng Justin Bieber na pictures. Ayun! Sobrang daming designs na nandun. May mga anime, may mga clothing brands, meron din cartoons, meron din si Billie Eilish doon. Ayun yung next kong bibilhin. So, ayun. Kaya, sobrang worth it yung pagbili ko sa shop na yun. Ang cute ng mga stickers nila. Promise. So, kung gusto niyo bumili ng stickers na ilalagay niyo sa laptop or kaya sa phone, pwedeng-pwede doon. Sobrang gaganda ng mga designs. And yung quality ng sticker nila, makapal. And waterproof. Kaya, so, for the fourth shop naman, which is ito, ang binili ko naman doon is case ulit. And ang design, syempre, ito. Drew din, kasi nga, I'm a fan of Justin Bieber. Oh, yeah. Oh, kung alam niyo yung kantang yon, comment down below. So, ang price nito is 85 pesos lang. So, mas mura to kaysa dun sa silicone case na binili ko. And ito ay soft case lang. Ayan siya. Soft case lang siya. Pero maganda naman yung quality nung design. Graffiti. Ayan. Sobrang cute niya kasi nga, draw. Basta, ang cute talaga. And dun sa shop na yun, sa popcase.ph, sobrang daming designs ng mga iPhone case. And yung mga nakikita nyo sa IG na take 300 pesos, 350, 200, 250, nandun lahat sa popcase.ph. And ang presyo lang dun is mga less than 100 hanggang 200, 300. Ayun, sobrang ganda rin ang quality ng mga cases nila. So, I recommend din yung shop na yun. So, for the fifth shop naman na binilhan ko is Lil Green Store. And ang binili ko doon is Cold Wax. Kasi ayoko mag-shave ng buhok sa kilikili. And ayoko rin magbunot. Kasi nakakaitim. Hindi na nga ganun kaputian yung kilikili ko. So, lalo pa mangingitim pag shinave ko. At saka, nagbunot ako ng buhok. So, ito siya. Ayan. Ayan siya. May mga flavors yon and organic yung cold wax nila. Dalawa yung binili ko, isang honey and isang fresh milk flavor. So, ito yung fresh milk. Yung honey, hindi ko mapapakita kasi nakatago. Nakatago na yun and yun yung ginagamit ko for now. So, maganda siya gamitin. Hindi naman ganun kasakit. Kung first timer ka, siguro, syempre, mararamdaman mo yung sakit. Pero tolerable naman yung sakit na mararamdaman mo. So, maganda siya gamitin and hindi hassle gamitin. Hindi katulad ng hot wax na papainitin mo pa. Ito, diretso lagay na and then tsaka mo lang tatanggalin na gano'n. Kung wala kang waxing paper strip or yung wax strip, pwede yung papel lang. Pwedeng-pwede ang bond paper or any kind of paper. Ayun. Iyon yung ginagamit ko para tipid. Mga scratch lang. So, for the sixth shop na binilhan ko naman is beautybuffet.ph. So, ito yun.
Ang binili ko naman doon is mga damit. So, ang binili kong damit doon ay apat. Lahat yun ay crop tops. Yung una is ito. Yun siya. Medyo gusot-gusot. Ayan. Racer top. So, hindi ako mahilig magganto. So, yung mga nakakakilala sa akin dyan or yung mga close friends ko, lagi nyo ako nakikita naka-oversized t-shirt, loose t-shirt, basta lahat t-shirt. Ayan, katulad nito. Kasi hindi ako confident sa katawan ko. And hindi talaga ako nagsisleeveless. Binili ko to para lang ma-boost yung confidence ko na magsuot ng ganito kahit chubby ako and kahit hindi perfect yung kilikili ko. So, importante talaga sa bawat tao ang confidence. So, ang price nito is 99 pesos. So, ganito siya pag sinuot. So, next naman na binili ko doon is ito. Puff sleeves na crop top din. Ayan siya. Ang cute niya, sobrang cute. So, ito yung pinakamahal na nabili ko doon sa shop na yun. So, ito ay 139 pesos. Sobrang ganda niya. And, bagay na bagay talaga to sa mga sexy. So, ako, chubby ako. Pero, kiniklaim ko na bagay dito sa akin. So, ganito siya pag sinuot. So, next na binili ko naman doon is ito. Knitted lettuce crop top. Ayan siya. Crop top din siya. And sobrang ganda niya. Kung nakita niyo na to, itong mga damit na to na pinapakita ko sa inyo, sa mga followers ko sa IG, sa Twitter, and sa Facebook, ayan. Nagamit ko na to sa mga picture-picture lang, pero hindi ko pa to nagagamit pang labas. So, ayan siya. So, ito makapal yung tela niya. Maganda rin to kapag malamig. Ayan. Tapos, lagyan niya ng jacket. So, ang price naman nito is 89 pesos lang. So, yung quality niya, sobrang ganda, makapal. Ayan o, hindi nyo makikita yung, di ba? Maganda siya. Sobrang kapal niya. Hindi naman sobra. Basta makapal siya. And, sobrang ganda na nito for 89 pesos lang. So, next naman na binili ko doon is, ito alam ko, nakikita nyo na to. Ito. Yung lettuce crop top. Ayan, gusot-gusot. Lettuce crop top. Ito yung suot ni Nadine Lustre sa IG post niya nung mga nakaraan pa. Ito ay 89 pesos lang din. And sobrang kapal. Makapal siya, makapal. Hindi sobrang kapal. Ayan, makapal siya. And, ang ganda niya talaga for 89 pesos lang. Ayan. So, ganito siya pag sinuot. So, yung tela nito is baliktaran. Double fabric siya. And, ayan. Kita nyo. Ayan yung ano. Tapos, ito. Ganun din. So, kahit anong side ang suotin nyo, okay lang. Baliktara naman siya. So, for the last shop na binilhan ko is yung Rian Chua. Ito siya. Ang binili ko naman doon ay bra. So, kailangan ko ng bra, syempre.
Dahil mura din, kaya sinamantala ko na yung pagbili. First na binili ko doon is ito, seamless strapless bra. And meron siya free na transparent na strap. So, hindi ko naman papakita sa inyo kasi nakatago siya. So, ang price nito is 56 pesos lang. Murang-mura. At hindi ko na rin ito susuotin para makita nyo kung anong itsura na nakasuot. Huwag na, bilhin nyo na lang at itry nyo. Dahil maganda naman ang quality nito. So, next naman is ito. Yung t-shirt bralette. Ayan, kasi nga may mga sleeveless ako and syempre yung makikita yung strap ng bra ko kaya ito, parang siyang tube. So, ito yung ganito siya. Ayan. Ganyan siya. And ito yung sa likod. So, maganda rin siya. And ang price nito is 59 pesos lang. So, murang-mura na. Wala pang 100. So, kung i-rate ko to is 8 over 10. And ito naman is 9 over 10. So, para naman doon sa mga crop tops, 10 over 10. And doon sa the rest na binili ko, yung mga accessories for my phone and yung cold wax, 10 over 10. So, yun lang yung mga nabili ko sa Shopee na para sa sarili ko. Syempre, hindi kasama dito yung mga ibang bagay din na nabili ko sa Shopee, pero pangkalahatan na, pang sa amin lahat. And I recommend to you guys those shops na binanggit ko dahil ang gaganda ng quality ng mga items na binebenta nila doon. So ayun, bago ko tapusin ang vlog na to, shoutout muna sa pamangkin ko na si Alex. And shoutout din sa'yo, Erna. Libre ko ha. Charot. At doon na nga nagtatapos ang vlog na to. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-subscribe mo na yan. And follow me on my social media accounts, which is ayan. And follow me on my Facebook page. Dito ako nag-update ng mga vlogs ko, song covers, and kung ano-ano pa. Comment din kayo sa mga post ko doon kung anong suggestion nyo for my upcoming vlogs and song requests for my song covers. So don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And see you on my next vlog. Bye!